So, mag-aral po pa ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Habakuk 3:19. Habakuk 3:19. Basahin ko na po. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. And let's bow down our heads po and pray. Hallelujah God, hallelujah Jesus Lord. Salamat po muli Panginoon sa umagang ito Lord God na muli Panginoon. Bumagon kami Panginoon ng may kalakasan Panginoon. At narito kami Panginoon nasa iyong harapan Lord God. Nagpupuri at nagpapasalamat. Muli Panginoon salamat at higyan mo kami Panginoon ng time makapag-aral muli ng iyong mga salita Lord God sa aming pong gagawin, Panginoon, manatili kang nasa kalagitnaan namin, yung wisdom po, Panginoon, sa ilamang magmumula, Lord God. Alamunan mo po, Panginoon, ang aming puso't isipan, ang iyong mga salita na magagamit namin, Lord God, sa pang-araw-araw na buhay na magiging kalakasan namin, Lord God, at paalala, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Yan, so sabi po doon, ang Panginoong Yahweh ang sa akin magpapalakas. So, kung bakit po kaya nagpapalakas? Dahil dahil ang tao po nanghihina. So, bakit tayo papalakas? Yun dahil may mga pagkakataon na nakakaramdam po tayo ng mga kahinaan. So, ibig sabihin, dahil po tayo nanghihina, minsan nalulubat sa mga daming ginagawa. So, nawawalan dahil sa minsan sobrang kapaguran, nawawalan tayo ng lakas para magpatuloy. So minsan naman sa sobrang kapaguran sa mga ginagawa, minsan nawawalan din tayo ng pag-asa. So there are times po na kahit may mga nakaplano na tayong gawin, may mga ginagawa na tayo sa mga araw-araw nating ginagawa, daily routine, may mga times na nakakaramdam po tayo ng panghihina o pag-ayaw sa mga gawain. Amen po ba? So halimbawa, sa relasyon minsan may mga times din na napapagod ka na, nakakaramdam tayo ng pagkabagot, even sa career, pag parang walang nangyayari, parang napapagod ka ng gawin yung mga routine mo na ginagawa, yung parang feeling mo walang changes. Minsan parang feeling mo ginawa mo ng lahat, yung mga linyahan ng mga nanay, ginawa ko ng lahat, pero feeling mo parang hindi umuusad, walang nangyayari. So even yung pangarap po natin, minsan napapagod din tayo. Napapagod na tayong abutin yung mga pangarap natin. Minsan nakikita mo yung sitwasyon mo, kaya feeling mo, ay, imposible ko nang marating to. Kaya ang ginagawa natin, yung pangarap natin na itong malaki, binababaan natin. Kasi napapagod na tayo minsan na mangarap, hindi na tayo kumikilos o hindi na tayo nagpapatuloy sa mga dati nating ginagawa kasi yung pakiramdam mo pagod ka na abutin yung mga pangarap mo kasi nakikita mo na parang hindi mo kayang gawin. So minsan naman nade-defocus tayo. Nakikita natin yung mga hadlang sa ating mga pangarap kaya hindi pa tayo kumikilos, napapagod na tayo para abutin yung ating mga pangarap, nadidistract na tayo. Nakapanghihina na tayo ng loob kaya minsan maraming napapagod na sa buhay. Bakit po? Kasi hindi nila maibalik yung kanilang lakas. Wala silang pinagkukunan ng lakas. Yung eagerness nila, yung dati yung lakas ng loob mo nandun yung eagerness mo na gawin tong isang bagay. Pero pag na-distract ka na o napagod ka na, ayaw mo na, sumusuko ka na. Yung dinidesire mo ng puso mo, siniset aside mo na dahil napapagod ka na. Dahil wala po tayong, minsan yung mga taong ganito, yung walang pinagkukunan ng lakas. Dahil marami po sa atin, nakakalimot. Glory to God dahil tayo narito ngayon, nagpapalakas pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na si Lord para hindi lamang siya basta sinasamba. Di po ba? Dahil He is our God na lumikha sa atin, na He is our God na source ng lahat sa atin, lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng lahat ng
even yung mga emotionals natin, kaya niya tayong palakasin. Minsan, kung mapapansin, napapansin natin yung iba, parang hindi natin, yung dating tayo, hindi natin masyadong kilala si Lord, yung kayang gawin natin. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, di ba, parang naging supermom ka. Sa dami ng ginagawa mo, pag in-start mo yung day mo through prayer, doon ka, nag-worship ka, kumanta ka para kay Lord, di ba? Pag umaga, pag kumakanta tayo para kay Lord, parang nadadagdagan, parang lumalakas ka. So, pag inuna natin siya, we can do all things through Christ who strengthens us, na sa maghapon, pag inuna mo yung Panginoon, nag-worship ka sa umaga, di ba? Kakaiba yung lakas na na pumapa sa'yo, na lakas na nanggagaling sa Panginoon. Para magawaing bahay, di ba? Karamihan sa atin dito, nagtatrabaho, di ba? May gawain sa bahay. So, pag-ising mo pa lang, di ba, yung mga nanay, talaga mga super mom yan. Tayo yung unang nagigising sa bahay. So, ang start ng ating araw, through prayer, magpe-pray tayo. Sabi nga, nakalimutan ko na yung pagtumayo ka, kinakabahan na yung kalaban, kinakabahan na si Satan, ako magpe-pray na naman tong nanay na to. So, yung nanay nagpe-pray sa umaga, yung sambahayan niya, nag-iingatan niya na agad sa prayer. Diba? So, pag tumayo ka, wala ka ng magtrabaho, ando na yung lakas na agad na binibigay ng Panginoon dahil nanalangin ka, nag-worship ka. So, tas from gawaing bahay, papasok ka pa niyan sa trabaho. So, dahil tayo lahat dito nagpo-front row, so magli-legwork ka pa, diba? So, yung iba sa atin, umaattend pa ng iba't ibang gawain, yung mga extracurricular natin, diba? Yung iba dito, naglalaba pa pag-uwi, nagtuturo ng mga anak, diba? Dati nga sabi ni Doc, napapagod ka ba? Sabi niya sa akin, ako kasi hindi eh. Napansin ko nga kasi si Doc parang hindi na natutulog. Kaya yung iba talaga pag anak ni Lord, 'di ba? Parang lagi kang excited na gawin yung mga bagay, 'di ba? Lagi tayong excited na may gawin. Hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa ibang tao. Sabi nga at para kay Lord, 'di ba? Yung nagagawa mo pang gawain, maggawain kahit na ang dami mong ginagawa, laging may panahon para kay Lord at hindi ka napapagod. So, 'di ba, ganun yung mga anak ng Panginoon, 'di ba? Anak ng Lord, kasi grabe yung talenta nang gagaling sa kanya. Sabi nga dun sa isang awit, 'di ba? Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Yung lakas natin, pag kay Lord galing yung lakas, di ba, non-stop, todo bigay. Kung yung iba, di ba yung sabi nga nung iba, kung yung iba mukhang pauwi na, yung haggard na itsura, ikaw parang parang lagi ka parang papasok lagi yung itsura, parang lagi parang fresh na fresh, di ba? Kung yung iba, parang papasok pa lang, mukhang uuwi na. Pero tayo, laging naka-smile, positive energy lagi. Kaya yung mga kasama natin, di ba, nahahawa. Yung lagi kang, kahit yung iba negative na yung pag-iisip, pero ikaw, dahil anak ka ni Lord, laging positive lang pumapasok sa isip natin. So sabi pa doon, tulad ng usa, tiyak ang ating mga hakbang. So nakakita na po ba tayo ng usa? So alam niyo po, yung usa, ayon sa nabasa ko, kaya niyang tumakbo ng 35 to 40 miles per hour. So depende pa sa sitwasyon niya, depende pa sa size nung usa. So kaya mahirap yung usaw si ulihin eh, di ba? Yung mga hunters, gumagamit sila ng baril na pampatulog para mahuli yung usa. Kasi hindi lang sa kanya yung mga hayop din na kasing bilis niya, katulad ng mga leon, mga cheetah, mga ganun. Kasi siya, kaya niyang tumalo ng 5 to 8 feet long. Kaya din nilang tumalo ng patagilid, yung pa sideways yung katawan. Kaya nila i-bend yung katawan nila. Na yun, 'di ba, napaka-flexible ng mga usa. So sabi din ni Lord, 'di ba, tiyak ang ating makakbang, tayong mga anak ni Lord. Yung bawat ginagawa natin, i-bless ni Lord, 'di ba? Dahil lalo na daw yung mga usa pag may tumatarget sa kanila. So nagkakaroon sila ng yung focus nila iba.
yung goal nila iba, yung makatakas, yung so sa sobrang yung sobrang ano nila, para tayo pag may gino-goal tayo, di ba? Iba yung energy na binibigay sa atin. So tayo pag umaangat yung goal natin, o umaangat din yung ating faith, dahil the more na may ninanasa tayo, the more tayo dumudulog sa Panginoon, the more natin sinisik si Lord. Katulad ng mga usa, kapag may tumatarget sila sa kanila, nagpo-focus sila na makatakas o makaalis sa sitwasyon nila na yon. So even sa atin, di ba, na nagbi-business tayo, di ba, minsan pagpaangat ka na, may tumatarget din sa'yo. Di ba? Minsan ang tumatarget sa atin, tao. Minsan tumatarget sa atin, oras. So minsan naman tumatarget din sa atin, emotion. Pero kung tayo ay guarded ng Word of God, at alam natin na si Lord yung ating sandigan, hindi niya tayo iwan, ipababayaan. Reminders po to sa atin na, kaya nga sabi doon, binigyan niya tayo ng mga paa, nakatulad ng usa. Yung paa po ng usa, matitibay yan. Kaya nilang tumakbo ng tumakbo na hindi basta napapagod. Kaya tayo, di ba, hindi tayo basta napapagod dahil binibigyan tayo ni Lord ng mga paa, paa na kayang tumakbo, na maliksi. Maipakita na sa buhay natin, mag-glorify, anak ko ni Lord, tignan mo, iba yung dating mo na sa business mo, hindi ka basta susuko, sa trabaho mo, hindi ka basta susuko, even sa mga pinagdadaanan natin, hindi tayo basta-basta susuko. So, nagpapatuloy tayo na may liksi, may lakas, tulad ng isang usa. So, sabi doon, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So, sa Bible po, yung mga kabundukan, it represents yung mga bundok ng problema mo, di ba? Yung mga hadlang mo, yung mga bagay na nagpapahiwalay sa'yo, sa kung ano yung mga, kung ito yung ginugol natin, ito yung focus natin, minsan may mga humahadlang dyan, di ba? So, sabi nga, yung 1,000 reasons mo, yung tao kasi natatawa si Ma'am Jana. Yan. Yung tao kasi, 'di ba? Minsan meron kang gusto. Kaya lang sabi nga pag may ayaw, may dahilan. Pag gusto, gumagawa talaga tayo ng paraan, 'di ba? So minsan yung kausap mo, minsan nagdadahilan na hindi mo pa kinakausan. Pero dahil focus ka sa goal mo, 'di ba? Focus ka sa gusto mong mangyari. Hindi ka basta magpapadala sa 1,000 reason ng mga tao. Kasi ikaw meron ka sarili mong 1,000 reason para magpatuloy. Hindi ka basta matitinag. Dahil yung 1,000 reason, yan po yung mga bundok para hadlang po sa atin. Para hindi tayo makapagpatuloy. Minsan naman, yung bundok natin yung problema. So, tayo po, wala naman taong walang problema. Depende lang kung paano mo dadalhin yung problema mo. Yung feeling na hindi mo na kaya. Pero sabi po ng Panginoon, di ba, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Lagi kitang sasamahan. So, yung mga hadlang para hindi ka makapagpatuloy, yung bundok din sa atin, yung nakikita natin kung anong kalagayan natin sa buhay, yung kahirapan natin, baka hindi ako para dyan. Kasi mahirap lang ako eh. Baka hindi ako para dyan, parang hindi ako bilong sa kanila. Dahil ganito yung itsura ko. Or minsan naman, yung sitwasyon mo sa buhay, nakikita mo, ay, hindi na siguro ako makakabangon. Negative na pag-iisip. Kapag ikaw gusto mong umangat, kailangan utak mayaman ka. Kasi kapag nag-utak mahirap ka, tanggap mo na yung sitwasyon mo, dun ka na lang. Pero pag utak mayaman, kasi yung mayaman daw, boss ko po to sa Scholastic na ano, pinagtatrabahoan ka dati. Kapag focus ka daw, yung mayaman daw kasi may ginugol yan. Lalo na yung mga business. Kailangan ito yung standards, merong mga qualities, may mga ano sila, standard procedures, ganun. Tapos meron silang ginugol na target na
ito yung target na kita, ito yung target na mabibili, sa kumpa, yung mga ganun. Kapag yung mayayaman, yung lagi silang active. Active yung pag-iisip nila sa mga ginagawa nila. Active sila sa maraming bagay. Yung sabi nga, yung kahit marami silang ginagawa, marami pa rin silang extracurricular activities katulad ng mga mayaman, 'di ba? Busy-busy yan pero nag-golf pa din yung mga ganun. So, tayo, wag nating bilang mga tao, wag tayong mag-focus dun sa mga hadlang. Kundi mag-focus tayo na tayo hindi tayo basta pababayaan ni Lord. Ano mang kabundukan niyang nasa harap mo, kaya niyang hawiin 'yan. So, sabi nga ng Bible, 'di ba? Matthew 17:20, faith can move mountains. Yung mountain, yung bundok ng problema mo, basta meron kang pananampalataya, kaya niya yan alisin. Kahit nga raw sinliit lang ng buto ng mustasa, di ba? Kung nakikita po niyo yung buto ng mustasa, para lang siyang paminta. Ganun siya kaliit. So, ang mahalaga, meron kang pananampalataya, di ba? Dahil pag nawala na yan, di ba? Kanino ka pakakapit? Kawawa ka naman. Di ba? So, mahalaga, kahit na feeling natin, ang layo muna kay Lord. Pero ang malaga, kilala pa rin natin si Lord. Nagpipray pa rin tayo. So yung pananampalataya na meron tayong Diyos na aalalay sa atin. Yung pagbangon mo palang, alam mong sasamahan ka na ni Lord. Yung pagbangon mo palang, kahit na alam mo na may problema ka, paminta daw tawag sa lahi nila. So, yun. Yung kahit may problema ka, alam mo na sasamahan ka ng Panginoon, di kanya iiwan, ipababayaan, di ba? May aalalay sa atin na nandyan si Lord. Lagi siyang nakaalalay sa atin. Basta matuto lamang tayo yung tumawag. Sabi nga po sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatanggumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, everything we do, even po sa mga personal natin mga problema, sa mga kakainin natin sa araw-araw, even yung ito ating business, ipag-pray po natin yung bawat tao na kakausapin natin, yung bawat tao na prospect natin. Ako talaga personally pinagpi-pray ko din yung mga product na hawak ko, yung mga prospect list ko, 'di ba? Kasi alam ko wala akong magagawa bilang tao Pero si Lord may magagawa sa atin. Kung yan para sa iyo, siya yung mag-aangat sa'yo, di ba? Ipagkatiwala mo lang sa kanya kung ano mang ninanasa ng puso natin. Nababasa ni Lord yan . Ang nais lang na lumapit tayo sa kanya. Kung talagang gustong-gusto mo yan, kulitin mo si Lord, di ba? Dahil baka yan lang ang gusto mo, pero mas greater pa yung ibibigay niya sa'yo. So, aalalayan means, kailangan natin talaga pagdaanan Di ba? Yung mga problema. Minsan, sa isang Bible study nga sabi, yung bakit daw kailangan niya raw pagdaanan yun. Hindi mo pwedeng lagpasan . Hindi pwedeng matulog ka na lang, bukas wala na yan. Hindi pwede . Kasi kung ano man pong pinagdadaanan natin, yun yung magpapalakas sa atin. Minsan nga masasabi mong, narito ako sa position ko ngayon, narito ako sa katayuan ko ngayon dahil sa mga pinagdaanan, di ba? Yung binabalikan yung kung bakit naging ganyan ka dahil sa mga pinagdaanan natin, di ba? Yun yung nagpapalakas sa atin. Na ang mahalaga, kasama natin ang ating Panginoon. God is with us. Malalayan ka niyan para malagpasan mo yung mga problema. So, yun nga, hindi mo pwedeng basta i-skip. Kasi, kasama yun sa mga process para po tayo maging mabuild yung pagkatao natin, maging matatag tayo, di ba? Na ang mahalaga, na-build ka kasama ang Panginoon sa buhay mo, nakikita na kasama mo si Kristo, nagliliwanag ka, hindi lang sa hindi mo lang basta nalagpasan yung problema, kundi kasama mo kasi si Lord. Nga makikita ng iba ay dahil mapanalangin niya yung taong niyan, kaya nalagpasan niya yun. Kasama niya nalagpasan niya yun dahil kasama niya si Lord. So yung pagkatao natin, yung faith natin, napakahalaga po. Kung may malaking problema, huwag natin kalilimutan na wala pong malaking problema dahil po mayroong malaking Diyos. Tingin man natin malaki yan, malaki po yung ating Diyos. Siya nga yung lumikha ng langit at lupa . Kung ang problema lang natin, financial, kaya niya yung ibigay sa atin yan. Huwag lang po tayong mahihiya na lumapit, tumawag, ask, seek, and knock.
Huwag po tayong mahiya. Sabi ko nga lagi, lagi kong sinasabi sa mga bina-Bible study na huwag kayong mahiya humingi even financial. Dahil si Lord all-knowing God, kaya niya ibigay sa atin anuman ating mga pangailangan. Nababasa niya yung puso mo. Buksan mo sa kanya wholeheartedly. Anuman pangangailangan mo, at siya ang magbibigay. So, kasi yung mga problema naman po natin, feeling natin, hirap na hirap na tayo minsan. Pero, naipanalo na po yan ni Lord. Dadaanan na lamang natin. Maniwala lang tayo, magtiwala na makabukas pag-ising mo, wala ka na palang problema. Diba? Kasi isinuko mo na, Lord, anumang merong pinagdadaanan ko, kabigatan ko, hindi ko po kayang gawin, hindi ko po kayang sarili ko na malagpasan to, samahan niyo po ako. Magugulat ka, gigising ka isang umaga, wala na pala, 'di ba? Alam ko po may mga personal din tayo na mga experience na napagtagumpayan natin na hindi naman tayo masyadong kumilos kundi si Lord yung kumilos. Sa bawat araw lamang po, huwag tayong makalimot na lumapit sa kanya. Kahit pagod na pagod tayo, siya ang magbibigay sa atin ng lakas. So, si Lord nagbibigay siya ng panibagong lakas sa bawat araw para tayo makabangon at harapin yung ating mga bukas, ating mga kinabukasan, yung ating mga pang-araw-araw na gawain. So, siya ang mag-guide sa atin at magpapanalo sa atin anumang laban po yan. Kung laban ng buhay, kung para sa business, siya po ang magpapanalo at mag-aangat sa atin. So at anumang bundok na humahad lang sa atin, kayang hawiin niya ni Lord, di ba? Sino mang gumawa ng bundok, di ba si Lord? Yan. So, maraming salamat po sa pag-share ko ng salita ng Diyos. Glory to God always po. Yeah, thank you. Napakagandang exhortation. Pasensya na sa aso na. Ma'am Jen, request ko muna ikaw. Pwede ikaw muna mag-assign ng ng prayer warriors. Baka makasalita, maingay ang aso namin. Amen po. Ang ganda po talaga ng ng mensahe. Basta po talaga tungkol sa mga salita ng Lord, no, kahit anong puyat natin sa pag-aabang natin ng resulta kagabi, no. Yung iba dito siguro mga ilang oras pa lang natutulog dahil sa mga pag-aantay ng mga resulta ng mga binoto natin. And praise the Lord at nakapasok naman, no. Iba-iba man tayo ng binoto pero ang Lord talaga ang magtatalaga ay kung sino ang dapat manungkulan. Ayun, sige po. Ipag-pray po natin. Okay lang po ba si Apps Nico? Pag-pray po natin. And I'm sure yung mga binoto mo, Apps Nico, sure win yan, di ba? Sure winner yan. Pagpasalamat po natin yung mga pinagdaanan natin, yung mga nahalal po. Pag-pray natin yan at sana gabayan din yung mga nanalo. Yan, sa inyo po yan, Apps Nico. Tapos, si Ma'am Darlene, okay lang po ba, Ma'am Darlene? Pag-pray naman natin yung mga mahihikayat pa natin dito sa business natin at na makakasama pa natin na mga matutulungan natin ng mga tao dito sa business. And si Ma'am Marlene po, and Ma'am Marlene, okay lang po ba? Yan. Pag-pray po natin yung mga OFWs po natin na kasama dito. Ganun din po yung mga family po ng bawat isa na maka-join pa rin dito sa gawain natin na ganito upang mas makilala pa po ni Lord. No? Sige po. Start po natin kay Sir Nico. Okay po. Ayan. Magdang ahead and feel the presence of the Lord. Lord God, maraming salamat po sa panibagong umaga, sa panibagong bukas na ito po, nagsama-sama po kami ngayon and alam ko po na may reason kung bakit andito kami ngayon and napakinggan po namin ang inyong salita. And Lord, maraming salamat po sa lahat po ng blessings na pinagkaloob nyo. And Lord God, thank you din po na ngayong election day po is naging maayos po yung pinaka election po, naging okay po and wala po masyadong mga nangyari. And Lord, kayo na pong bahala sa mga nailuklok po sa kanya-kanyang pwesto. And
Sana po palagi niyo po silang papatubayan at gagabayan, at sana po maging tama po yung hangarin ng puso nila, and usalo po kong matulungan yung bawat isa po sa amin and yung buong bansa po namin. And Lord God, ikaw na po ang bahala sa, yun nga po sa tutukulong party list kila Sir Sam, and Lord, palagi niyo po papatubayan yung bawat isa sa amin na alam ko po na may reason po kayo kung bakit sila po yung nailalim nyo sa bawat question na yun. And ang gusto na lang po namin, Lord, sana po na throughout po sa panunungkulan nila, ilayin nyo po sila sa anong makasama ng tulang tukso na, Lord, sana po mas maging maayos po, po yung buong bunsa namin. And thank you, Lord, na naging maayos po yung halalang po. Yun lang po. Amen. Ma'am Darlene. Yes, Lord God. Thank you so much, Lord. Salamat sa kalakasan at sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo po sa amin, Panginoon, mula pa kagabi, Lord God, ng araw ng election, Lord God. The same thing, Lord God, yung pagbibilangan na, Panginoon, ng boto namin, Lord God. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa family namin dito, Panginoon, sa front row, Lord God. Ikaw yung patuloy na nanguna sa amin. Ikaw yung patuloy na nagbigay sa amin ng kalakasan, talino, at kasiyahan ng aming mga puso, Lord God. Lord, pagkatapos ng eleksyon ito, Lord God, manguna ka po sa amin, sa bawat isa sa amin dito, Lord God. Even sa aming Panginoon, sa mga aming mga business partner, Lord God, na naway, Panginoon, marami pa po kaming mahikayat na mga tao, Lord God, para mas lalo po naming matulungan, Panginoon, as individual, Lord God. Marami pa po, Panginoon, makakita, Panginoon, ng mga vision mo dito sa amin, dito sa front row, Lord God, na which is, Lord, hindi lamang para sa sarili namin, Panginoon, kundi maging sa ibang tao, Lord God, na nangangailangan, Panginoon, ng tulong, Lord God. Lord, alam mo po kung gaano po kabuti yung mga owners namin, sila Sir Sam, sila Sir RS, Panginoon, and even ang aming mga upline, Lord God, ikaw po yung nakakakilala sa kanila, yung heart, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ikaw mismo, Panginoon, yung naging sentro sa buhay nila, Lord God. Lord, ikaw po yung patuloy na manguna sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Huwag po sana makita ng mga tao, Panginoon, yung sarili namin layunin, Lord God, kundi, Panginoon, yung nais mo pong iparating, Panginoon, yung genuine, Panginoon, na pagtulong po sa kanila, Lord God. Lord, ikaw na po yung patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na yung sarili namin, lamang namin pangailangan, Panginoon, yung maipakita namin, Lord God. Lord, kundi ikaw, Panginoon, na gumagawa sa buhay namin, Lord God. Lord, ikaw po yung patuloy na maggabay sa amin, Panginoon. Lord, ito lang po ang aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, ayan po. Lord, nandito po kami, nagpapasalamat. Of course, doon po sa natapos na po ang Ramadan dito sa mga kasamahan ko po na OFW rin po. Thank you, Lord, at na iraos po namin ng maayos at okay naman na po ang kalagayan at medyo yung iba hindi pa po nakakatapos. Tuloy pa rin po ang fasting po ng aming mga amo, pero still nagagawa pa rin po namin yung business and yung dapat po na obligasyon namin dito sa amin sa front row. And Lord, sana po bigyan mo po ng kaisipan ng bawat pamilya na maki-join dito po sa aming devotion, sa aming panalangin para po sa bawat pamilya namin, and ingatan mo po ang bawat pamilya ng OFW namin na malayo sa pamilya. And Lord, gabayan mo po ang bawat OFW na alam po namin na nahihirapan, ginagawa po nila ang kanilang best na gawin ang trabaho, ang business nila at ang family nila. Bigyan mo po sila ng kalakasan, O Lord, na makayanan po nila ang bawat pagsubok na kanilang nararanasan ngayon, Panginoon.
And then, yun po Lord na ang aming pamilya, sana po is makasama na rin po namin sa mga ganitong kaanuhan, mga kaganitong araw na makausap ka po namin ng sabay-sabay. And thank you. Amen, Lord. And, yan, maraming salamat po sa mga nag-share po ng kanilang prayers. And I'm sure na dinig tayo ng Panginoon, even yung mga hindi natin binigkas, sapagkat naririnig ng Lord yung nasa isip natin at nasa puso natin, no? Kaya maraming salamat po sa bawat isa. And ano, sabi nga, di ba, anumang kulay, anumang lahi mo, lahat tayo ay isa, anak tayo lahat ng Lord. Isa lang itataas natin dito. Amen? Ayan. Amen. Pwede po ba tayong, okay na po yan, Doktor? Okay. Amen. Na, okay at na rin yung aso na. Ayan, opo. Ayan, sige, maaga tayong natapos ngayon para meron pa tayong konting time para kumain, para bago pumunta sa work, no? Ako may work din ako. Ayan, and happy lang tayo lahat, ha? Tama na yung mga politics at ayan na yung Lord na. Siya na talaga yung ano. Start na ulit ng buhay natin to. Tayo ulit ang tatrabaho. Tayo ang gagawa ng pangarap natin. Basta kasama natin si Lord, tataas natin yan. Okay? Ayan lang po. Amen po. Picture tayo. Picture ito lang po. Ayan. Walang din, Doc. Mag-take ng picture. Ayan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay na po, Doc. Okay. Thanks, everyone. God bless. Thank you po. Ate Edlyn, mamaya. God bless, everyone. Yung mga invites natin, mamaya. Pay in lahat. Pay in po lahat. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you.